14 million pesos. Ganyan daw kalaki ang utang na hindi pa rin nababayaran ng organizer ng presidential at vice presidential debates ng COMELEC sa venue na Sofitel sa Maynila. Kaya nagdesisyon na ang COMELEC na ilipat ng petsa ang huling serye ng debate na nakaschedule dapat ngayong weekend. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Maynila si Greg Gregorio. Okay Greg, kailan na ang bagong schedule ng debate at dahil ba sa utang kaya talaga ito hindi natuloy o hindi matutuloy this weekend? Cheryl, batay sa demand letter ng Philippine Plaza Holdings sa Vote Pilipinas, nagbabala sila na kung hindi pa rin mababayaran yung 14 million pesos na utang, ay hindi muna sila papayag na ipagamit yung kanilang serbisyo at establishmento para sana sa gagawing vice presidential town hall debate at town hall debate bukas at presidential town hall debate sa Linggo. Pero nang tanungin natin ang COMELEC kanina kung ito ba yung dahilan kung bakit imumove yung mga debate na ito ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, initiative na nila ang pagpo-postpone ng debate para daw hindi maipit sa gulo sa pagitan ng Sofitel o ng Philippine Plaza Holdings Incorporated at ng Vote Pilipinas o Impact Hub Manila. Cheryl? Okay, bakit daw umabot? Parang paano ba ang nangyari dyan? Kinontrata ng COMELEC itong organizer at yung organizer at Sofitel na ang nag-uusap. Tama ba? Yes, Cheryl, tama ka. Itong Vote Pilipinas kasi ay may mga previous engagement na sa COMELEC gaya ng voter registration campaign. Ayon sa COMELEC, dahil successful yung previous engagements nila sa Vote Pilipinas, ay kinuha na rin nila ito bilang partner para sa presidential at vice presidential debates. Pero sa pakikipagkontrata ng Vote Pilipinas sa Sofitel Hotel o sa Philippine Plaza Holdings Incorporated, hindi na kasama ang COMELEC. Tanging Vote Pilipinas o Impact Hub Manila at Philippine Plaza Holdings na lamang ito. Ang kontrata umaabot o higit ng 20 million pesos na sasad sa kontrata na dapat mabayaran ng Vote Pilipinas ang Philippine Plaza Holdings ng apat na tranches. Pero karamihan sa mga post-dated checks na ibinigay ng Vote Pilipinas sa Philippine Plaza Holdings ay tumalbog. Kaya umaabot ngayon sa higit 14 million pesos ang utang sa Sofitel Hotel. Cheryl? At nakakuha na ba tayo ng statement mula sa Vote Pilipinas? Cheryl, kagabi pa tayo nanghihingi ng impormasyon o ng tugon sa Vote Pilipinas. Kanina din ay minessage natin mismo si Ms. Celeste Rondario na head or owner nitong Impact Hub Manila, pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang tugon. Katunayan, maging ang COMELEC ay noong Wednesday pa daw, COMELEC Commissioner George Garcia, sabi niya, noong Wednesday pa huling nakausap niya ang pamunuan ng Vote Pilipinas. Pero maging sa ngayon ay susubukan pa rin naman natin na humingi pa ng mga ng panayam o ng tugon mula sa Vote Pilipinas. Cheryl? Oo, pero anong sabi ng COMELEC? Yung bang kontrata naman ay na-release naman ng COMELEC yung budget for this? Cheryl, paglilinaw ng COMELEC, walang nisingkong inilabas ang Commission on Elections para sa pagsasagawa nitong mga debate. Ang gastos sa pagsasagawa nitong mga nagdaang debate at para sana sa presidential vice presidential presidential debates ngayong weekend ay sagot lahat ng Vote Pilipinas. At yun nga, nililinaw ng COMELEC na wala silang inilabas na pera para dito dahil ipinagbabawal yun sa batas. Cheryl? So ngayon, ano na ang mangyayari dun sa nalalabi na debate na kailangan gawin? Matutuloy pa ba yan? Ililipat lamang ba ng venue? Kasi if you're saying na hindi pwedeng gumastos ang COMELEC, ngayon kailangan humanap sila ng panibagong, I don't know, another group na magsasabi na kami na lang ang bahala dyan sa susunod o kami magsusponsor o magbubo o magpo-produce at no cost at all ng susunod na debate.
Yes, Cheryl, tama ka dyan. At ayon nga kay Comelec Commissioner George Garcia, kaninang umaga ay tinawagan nila ang kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas at tumugon naman ito para maging kapartner ng Commission on Elections sa pagsasagawa nitong nalalabing Vice Presidential Town Hall Debates at Presidential Town Hall Debates sa susunod na linggo. April 30, isasagawa yung VP Debate at May 1 naman yung Presidential Debate. Wala pa rin gagastusin ng Comelec tungkol dito at ang tanging hiling lamang ng KBP sa Comelec ay kumbinsihin lahat ng kandidato na dumalo sa isasagawang mga debate. Cheryl? Maraming salamat, Greg Gregorio.